Pag-uusapan natin sa video na ito ang pahayag ni Target sa pagsita sa kanyang judging sa labang Range vs Master Pete at GL nasa isa buhay na. So tara! Sa labang Master Pete vs Range ay mayroong ginawa dito si Range. Tila tumambling ito pababa sa stage. Rebat niya ito sa sinabi ni Master Pete na subukan niya daw mag-dive sa audience ngayon kung may sasalo pa sa kanya. Kaya sa judging ni Target ay sinabi niya dito na pinuntusan niya umano ang ginawa na yun ni Range. Sa round 2, ang gusto ko naman sa ginawa sa round 2 niya, no, na hindi nagustuhan ng ilang band judge, yung pag-tumbling niya, no, pinuntusan ko yung effort niya doon dahil delikado yung ginawa niya. So matapos ito mapanood ng mga tao ay tila na ba si Target dito? Bakit daw pinuntusan yung mga ganun? Kaya sa live ni Target nito lang ay pinaliwanag niya kung bakit niya pinuntusan ng mano ang ginawa na yun ni Range. Yung issue sa akin doon sa judgment ng Range kasi daw ano, pinuntusan ko yung pag-tumbling ni Range sa stage. Okay. Sabihin ko sa inyo yung dahilan. Simple natin. Tinira siya ni Antira doon eh ano eh. Parang ganda nung pagkakasap doon ni Master Fit noon. Sabi ni Master Fit, sige nga, parang wala na nagmamahal sa'yo, parang ganun eh. Tapos subukan mo mag-stage dive kung may sasalo pa sa'yo. Kasi may isang show si Range na yung performance niya, may lamok. Yung performance niya, nag-stage dive siya, no? Tapos sinalo siya mga tao. So parang sinasabi ni Master Fit, dahil wala na nagmamahal sa'yo na sa Buano, hindi ka nasasaluhin ng mga tao kahit mag-stage dive ka. Ang ginawa, rebattle ni Range, tumambling sa stage, oh. Ano, 'di ba? Kaya ako na ano, nagulat. Sabi ko kakaiba 'yun, ha. Iba 'yung rebuttal, action speaks louder than words. Kutya hindi ako mag-stage dive, tatumbling ang pakita. Gets? Oh. 'Yun 'yung puntos doon. Sinong magre-rebuttal ng ganun, 'di ba? 'Yun 'yun sa akin eh. Sa para sa akin, may ano, at least oh, sabi mo mag-stage dive. Pero sinong gagawa? Sinong gumawa no na ano? Na MC, wala. Battle MC sa battle, no? Yun. Kaya natawa ako, sabi ko, wala. Yung ano, rebattle yung tol, di ba? Basically, action speaks louder than words. Oh, anong word pa kailangan mo? Sabi mo, di ba, subukan mo mag-stage dive. Sa kabilang balita naman, meron nga isang guro na inspirasyon ng mga battle sa flip-top. Sinabi niya na kung wala sigurong flip-top, baka hindi siya naging guro. At sa video na ito ay tila ipapanood niya ang labang St. Luke vs. Emar Industria. Alam naman natin ang nangyari sa battle na ito. Talagang puro malalim na wikang Tagalog ang mga binitawan nila dito. Isa nga ito sa sinasabing best battle ng 2024. Okay, batay sa nakikita ninyo sa video or sa screen. Ano o familiar ba kayo dito? Ano kayang uri ito ng panitikan? Flip-top. Okay. Pamilya ang lahat sa flip-top? Okay. Yes! Wala pa nila sa ito. Okay. Oh, sino nakilala kayo sa ito? Abra. Sinyo. Abra. Looney. Yes. Abra. At marami pang iba. Lalong-lalo na si Enigma. Okay. Yes. Okay. Ngayon ay pag-uusapan natin ang tungkol sa flip-top. Okay. Napakalaking bahagi ng ginawa ng flip top sa akin. Para sa iba, ito ay maingay, ito ay puro pagmumura, trastokan, o sa sobrang ingay sa pandingay, o ayaw ng ating mga magulang na pinanonood natin ito dahil maingay. Marami nagmumura at para bang bad example. Nung ako ay nasa grade 5 pa lang, nakita ko ang mga video ni Zaito at ni Looney. Lumang-luma, way back, kung hindi ako nagkakamali, yun ay 2012. At simula noon, nabighani ako sa Filipino. Isinaliksek ko, pinag-aralan, nagsimula akong magbasa ng mga libro na Filipino nang dahil sa flip top. Sa madaling salita, marahil, kung wala ang flip-top, wala ako ngayon. At kung gaano ko kalalim, kung gaano ko magsalita, at kung gaano kalawak ang aking bokabularyo, kung gaano ko katalinghaga, kung gaano ko kasining sa pagtuturo, ay nang dahil yun sa flip-top.
At para sa akin, napakalaki ng utang na loob ko sa mga ganitong uri ng panitikan. At ngayon, tutunghayan natin ang laban ni na MR Industria at Zen Loop. Versus Zen Loop. Sir, new generation na sila mga condemned. So ngayon, kung ang nakikita ninyo sa flip top ay madalas na pagmumura, ito ay purong balagtasan. Labanan ng kung sino ang mas masining. Kaya habang pinapanood ang labanan sa flip top ni MR Industria at ni Zen Loop, ay sana pakinggan natin at please react accordingly. Naintindihan? Yes, sir. Ngayon, simulan natin. Ngayon po sa sasampulat ng lakong proyekto, asignatura at kultura gawin kong perpekto. May postura at estruktura aking monumento, mula kay Buda ang nakuha ko na ornamento. Kada bumag mga sugat, hilig ang kabire. Ang rason kapag natalo, di naintindihan maigi. Mag-aaral ka na lang ng Aikido, magaling ka lang magdepensa sa sarili. Matata mo ay kahihiyan dito sa patayan hanggang dulo. Wala ka ng mukhang maihaharap kapag naputulan ka ng ulo. Kaya nga tama ka ng landas eh. Mali ka lang ng armas na bitbit. Titig pa nga pa naman sa kabubata na ang dalang mo'y pamimwit. May sakit ka sa isip. Walang pangalan pa lang pang may sakit ko sa isip. Ano masasabi niyo sa mga ginamit na talinghaga? Malalim. Napakamalalim, napakamasining. At isa doon, halimbawa, pinakanagustuhan kong talinghaga doon ay ginamit ni Emar. Tama ang iyong landas na nilakbay, mali ka lang na sandata na binitbit. Makikipagdigma ka ba naman sa kagubata na ang dala mo'y paminwit? So, napakaganda noon. At sa huling balita, nilabas na nga ng flip-top ang huling apat na MCs. Nakulang para mabuo ang 16 MCs nakasali sa Isa Buhay 2024. Isa nga dito ay si GL. Nakaraang taon pa, madaming gustong sumali ng Isa Buhay si GL. At ngayong 2024 ay pinagbigyan niya mga flip top fans. Kaya lalong nadagdagan ang excitement ng Isa Buhay ngayong taon. Isama mo pa si EJ Power. Hindi nga madali ang Isa Buhay run dito ni GL. Unang round pa lang ay masusubok na siya dahil mga kabangga niya agad ay si JD. Hindi magiging madali ito dahil ang Isa Buhay run ni JD last year ay naging maganda. At nakatungtong pa siya ng semifinals kung saan natalo siya kay Invictus. Kaya siguradong dikdikan pa din to. Sa second round naman kung sakaling manalo siya kay JD, kaabang naman agad ang isa sa inaasahang magkampiyon ngayong taon. Dahil sa unang sali niya sa Isa Buhay, nakatungtong agad siya ng finals. Sa dikdikan laban din kontra Mot. At yun nga ang huling talo ni Sur. Hindi pa siya muling natatalo matapos siyang matalo kay Mot. Kaya siguradong 50-50 ang laban na ito. Kung makalusot naman siya kay Sur sa semis, pwede niyo makaharap si EJ Power, Romano or Poison 13. Kahit sino pwede sa tatlong yan. Hindi pa din madali. At sa finals, malaki ang posibilidad na makaharap niya si Rapian or G-Clown. So kayo, tingin niyo ba kayang makuha ni GL ang kampiyonato ngayong Isa Buhay? Sino ang tingin niyo malaking banta sa kanya? O ano man ang saloobin mo, comment po lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang, God bless.